Ngayon, meron nga dito eh, yung paliwanag, palusot ni Hani Lacuna, tsaka ni Isko, alam nyo ba palusot nila dun sa Divisoria? Eh, anye, nanakot pa eh. Anye, bubulgar ko yan. Na, nagsimula yan eh, kay Mayor Lopez eh. Tsaka kay, kwan eh, kay Erap. Yan. Ngayon, in-interview, napanood ko yung video, interview ng Manila Bulletin. Nagso-social media na rin itong Manila Bulletin, hindi siguro nabibili yung dyaryo. Ngayon, in-interview si Hani Simangot, ha? Lacuna. Oh, ang sabi niya, hindi, ganito yan eh. Lugi nga Maynila dyan, kaya binenta. Yan ang dahilan, ha? Kasi, ganito. Nag-umpisa yan kay Mayor Mel Lopez. Ha? Noong 1992, bago bumaba sa pwesto. Early part ng 1992. Kasi 1992, election yun eh. May election. Pinaupahan. Pinaupahan eh. Hindi naman binenta eh. Di ba? Ang kinu-question ngayon sa issue, bakit nyo binenta? Kung saan-saan na dinadala, nagkabuhol-buhol na dila ng mga sinungaling na ito. Eh, laki ng kinita rito eh. 1.4 billion ito eh. Kasi yun daw lupa, yun daw ang binenta. Binenta mo yun. Sana binuhat nyo yung building. Inalis nyo ron. Ngayon, palusot na lang ito. Pangalawa niya, sabi niya, 1992 ha, ano? Tama ba ako? 1992, tama. Tapos, yung tatay niya raw, yung tatay niya, si Erap. Nirenew raw ni Erap. Mga kaibigan, ito tanong. Sino mayor? Ang vice mayor pala. Kasi siya nakapirma, si Hani ha. Tandaan ninyo, si Hani Lacuna ang nakapirma sa resolution na binibigyan ng authorization si Isko Yukot na ibenta yung property, ha, sa pangunguna ni Hani, siyang signatory in behalf of the city council. Di ba? Sa ngalan ng konsuhol, mga konsihal, mga kaibigan, pinirma niya, ino-authorize nila si Isko ibenta. Ngayon, sabi niya dun sa video, mayor daw nun si Mel Lopez. Sino vice mayor nun? Tatay niya ang nakaupong vice mayor noong 1992, mga kaibigan. Ba't di niya binanggit yung tatay niya? Di ba? Bakit hindi kinontra ng tatay niya? Number two, nirenew raw sa panahon daw ni Erap yung pagpapaupa. Hindi raw nakikinabang. Kasi 20 pesos lang bayad. Talagang mura bayad kasi nga binibigyan mo ng pagkakataon ng mga mamamayan sa Maynila na makapaghanap buhay sila, makapagtinda, makapaghanap buhay ng malinis. Konsiderasyon yun. Na, that time, 20 pesos, malaki yun. Mahalang pera nun. Nung panahon ni Mel Lopez, mahalang pera nun, mga kaibigan. Nirenew ni Erap, 20 pesos pa rin daw bayad. Sino walang iya? Di si Erap, ba't di niya masabi? Hindi niya rin binanggit na ang vice mayor ni Erap nung irenew yung palengke, sino? Si Isko Yukot, mga kaibigan. Di dapat kinontra nila, di ba? Papanong narenew yun? Ha? Papanong pinayagan ni Mel Lopez yun? Walang alam yung tatay niya? Wala rin alam si Isko? Tell it to the Marines. Si Lacuna, ang vice mayor 1992. Kung may mali sa pinirmahang kontrata si Mel Lopez nung panahon yun, bakit sinang-ayunan ni Lacuna? Yan ang tanong eh. Bakit pumayag sila? Ha? Ang resolusyon. At di siya kumontra. Pwede niyang kontrain eh.
at ng konseho sa pangyayari, hindi nila kinontra. O, vice mayor naman si Isko noong 2013 nang i-renew ang kontrata ng Divisoria Market. Ano ginawa ni Isko? Bakit ito natuloy? Alam niyo na, your guess is as good as mine. Kaya yan siguro ang dahilan kaya iniwan na siya nitong IM. Marami pang susunod dyan. Wala na eh. Mga kaibigan eh. Oh. Eh, ang masasabi lang natin, tama yung ginawa nila, siguro naamuin na nila to, di ba? O bakit naman nataon dyan, di ba? Eh, tagal nang di makabangon nito sa mga kwan eh. Pakunti ng pakunti tao eh. Mga kaibigan eh. Maasta pang, nag-English pa eh. Mga kaibigan eh, alam mo namang mali English, di ba? Hindi man ako marunong mag-English. Pero alam ko pag tama at pag mali, pag nagkukunwari ha, at totoo English, mga kaibigan, di ako ikibu eh. Ha? Kung totoo English niya eh. Eh alam kong English pala isdaan to eh. Oh, ngayon, naamoy. Alam mo na, ha? Mga kaibigan, Divisoria at marami pang iba. Yan ang totoo. Tapos magsasalita ka against corruption, anong moral ascendancy meron ka? Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Senator Sonny Trillanes, kilala natin bilang matapang at walang takot na lumalaban sa mga pagmamalabis sa gobyerno. Mapapresidente o mga kilalang pangalan sa politika, tumindig siya para panagutin ang tiwali, kahit pa siya ay makulong. Kaya naman nung naupo siyang senador noong 2007, ang isinabatas niya mga panukalang magre-reforma sa pamahalaan at tutulong sa ating mga kababayan. Noong 2019, bago matapos ang termino niya, pinarangalan siya ng Senado bilang most productive senator dahil siya ang may pinakamaraming naisabatas na national bills bilang principal author at principal sponsor. Maliban pa ito sa mga natulungan niya sa mga programa niya tulad ng medical assistance and scholarship programs. Ngayon tumatakbo siya para makabalik sa Senado. Tiwala akong ipagpapatuloy niya ang nasimulan niyang mga advokasya. Ang anti-corruption campaign, economic recovery and poverty alleviation, at peace and order. Kailangan natin ng kakampi sa Senado na di lang tutulong sa pagsulong ng mga programa natin, nang magbabantay sa mga susubok na magmalabe sa kapangyarihan, nang sisigurong mananagot ang umaabuso at nagsadlak sa atin sa mga problemang hinaharap natin ngayon. Ang bantay ng ating bayan, Senator Sonny Trillanes. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y... Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Diyan po tayo muli, pansamantalang magpapaalam. Tayo po'y babalik bukas, alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Sabayan po sa ating FB Live alas 10 ng gabi hanggang kung anong oras po tayo matatapos.
walang nang Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Isko Moreno. Mahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tayo.